Mga idol at kabayan, breaking news! Mga Chinese dredger sa Zambales pinalayas ng mga Pilipino matapos magsumbong ang mga kababayan natin sa San Felipe Zambales sa mga nakababahalang epekto at presensya ng mga barko ng China. Ipinatigil ang operasyon ng dredging sa kanilang lugar na walang parang bula ang mga naglalakihang barko ng China. Gobernador gusto pang magpaliwanag sa mga residente pero ang sigaw ng mga Pilipino tuloy nang ipatigil ang dredging activity sa kanilang lugar. Isang senador agad namang naghain ng resolusyon upang imbestigahan ang sumbong ng bayan. Ayon sa senador, tatalakayin nila sa Senado kung paano nakakuha ng permit ang isang Chinese company na konektado sa isang kumpanya ng China na nagtayo ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Nakababahala dahil Chinese crew ang nagpapatakbo ng operasyong ito at kung saan-saan lang sila nagtatapon ng kanilang mga basura sa dagat. Dagdag pa dito, ito ba ay dredging o isang black sand mining? Philippine Navy ipinakita ang bagong kakayahan sa tulong ng bansang Israel sa pag-maintain ng kanilang makabagong barko. Mga bagong armas ng Pilipinas na sinuplay ng Israel ginamit na ng hukbong katihan para depensahan ang bansa. Pangulong Marcos Jr. rumes back sa China. Hindi Pilipinas ang siyang nagdudulot ng gulo sa West Philippine Sea. Labing apat na Chinese dredging vessel pinalayas ng mga Pilipino sa San Felipe Zambales. Ganito kalakas ang boses ng mga mamamayang Pilipino na apektado dahil sa pagdagsa ng naglalakihang mga dredging vessel mula pa sa China. Ayon sa source, simula nitong Enero ng taong 2024, nagdagsa ang mga dredger sa kanilang lugar. Kinukuha ng mga dredger ang buhangin sa mismong coastal o baybayin ng San Felipe tulad ng inyong nakikita sa larawan at video na itinatambak daw sa ibang bahagi ng Pilipinas sa Pasay at Bulacan Airport. Dahil dito, apektado ang pangkabuhayan ng mga mangisda nating Pilipino dahil sa wala ng isda ang nakukuha dahil sa ingay at pagkagambala ng mga ito. Dagdag pa dito, ang mga dredger na ito ay pinapatakbo ng mga Chinese crew, hindi Pilipino. Ito ang kumpanyang China Harbor Engineering Company Limited kung saan konektado sa CCCC, China Communication Construction Company, na siyang isa sa mga responsable sa paggawa ng mga artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea. Ikinababahala din ng mga residente doon ang dahil sa kawalan ng respeto ng mga inject dahil kung saan-saan lang tinatapon ang kanilang mga basura sa dagat. Hindi lamang yan, kita rin ang matinding usok na ibinubuga ng mga barko ng China na nagdudulot ng polusyon sa lugar. Ang matinding ingay sa gabi na halos hindi makatulog ang mga residente ng San Felipe sa Zambales dahil sa hinaing at sumbong ng mga mamamayan, pansamantalang ipinatigil ang dredging activities sa lugar. Pero ang gustong mangyari ng mga kababayan natin sa Zambales na tuluyan nang itigil ang mga paghuhukay ng lupa sa kanilang baybayin. Kuha sa isang video na kinausap pa ni Gobernador Hermogenes Ebdane ang mga residente na apektado ng dredging activity sa Zambales. Sigaw nila, mas gusto nilang itigil ng tuluyan ang dredging sa kanilang lugar. Organize ko. Sino mag-organize? Yan ang mabibigyan ko ng Mismong si Senador Jinggoy Estrada ay pumunta sa lugar kung saan sinabi ng senador na magsasagawa ito ng imbestigasyon sa Senado. Sa katunayan, nitong 13 ng Marso taong kasalukuyan naglabas ng resolusyon ang senador upang maimbestigahan ang pagsasagawa ng dredging activities na isinasagawa ng mga inject sa coastal area ng Zambales. Nakasaad sa resolusyon ang mga tatalakayin sa imbestigasyon. Kabilang na dito, ayon kasi sa local government unit, ang proyektong ito ay para maiwasan ang mga pagbaha sa lugar. Kaya nagsagawa ng dredging. Pero ayon naman sa mga residente ng nasabing lugar, hindi daw ito totoo kung bakit China Harbor Engineering Company Limited ang nagsasagawa ng dredging activity na isang subsidiary ng CCCC na blacklisted ng Amerika dahil sa konektado ito sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla ng China sa West Philippine Sea. Kung paano nakakuha ng permit sa DENR ang nasabing Chinese company. Ayon sa grupo ng mga Pilipino na nagbabantay sa mga aktibidad ng Chinese vessel, ang ilan sa mga
mga barkong ito ay tumutungo ng diretso pabalik sa China matapos magsagawa ng dredging activities, kung saan ang mga trabahanteng incheck ay nagtatapo ng kanilang mga basura sa baybayin ng Zambales. Tatalakayin din sa Senado kung ang mga nasabing crew ng barko ng China ay maayos bang na idokumento o hindi, kung ang mga aktibidad na ito ay isang pag-uukay lamang ng lupa o ito ba ay isang seabed mining o yung tinatawag na black sand mining at marami pang iba. Ang sa akin kasi, apektado yung nababahala ko kasi apektado itong mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkuna ng hanap buhay. I've already submitted or passed a resolution in aid of legislation to investigate this dredging that is happening here in San Felipe, and I think it was already referred to the Committee on Environment and Natural Resources, which is headed by Senator Cynthia Villar. Sa ibang balita naman mga kabayan, Philippine Navy ipinakita sa unang pagkakataon ang kakayahan nitong magsagawa ng maintenance at mga pag-inspeksyon sa mga makabago nitong barko. Ang pinakabago nitong shipyard at mga pasilidad na bahagi ng transfer of technology mula sa Israel ay nagpapakita na kaya na nating isagawa ang mga mahalagang bagay sa mabilis at maayos na paraan sa tulong ng teknolohiya at kadalubhasaan ng Israel. Mas mapapahusay pa ng Philippine Navy ang kanilang kaalaman sa shipbuilding at pati na sa maintenance. Sa bansang Israel, maraming salamat sa tulong. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakikita sa screen. Kung makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Sa isinasagawang Combined Arms Training Exercise o CATEX ng Philippine Army, ipinakita sa mga Pilipino ang kanilang kahandaan na tumugon upang depensahan ang kalupaan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga makabagong tangke na nabili pa at sinuplay ng Israel sa Pilipinas, madedepensahan na ng buong katihan ng Pilipinas ang ating mga teritoryo. Pangulong Marcos Jr., tuloy-tuloy lang ang pagiging matapang laban sa China. Iginit naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi Pilipinas ang siyang gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Instance where the Philippines has instigated anything at any point, both verbally or militarily or diplomatically, we have been busy with running the country and making the best life for Filipinos. All of this commotion has not been caused by the Philippines, so I don't know what they are referring to. Laban Pinas.